araw sa aking mga estudyante sa Economics 9. Ngayon ay tatalakayin natin ang Aralin 1 sa Unit 1 na pinamagatang kahulugan at kahalagahan ng economics. Naisip mo ba kung ano ang kaugnayan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay? Ang economics ay isang agham pandipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Ito ay nagmula sa salitang Griego na oikonomiya, ang oikos ay nangangahulugang bahay at ang nomos naman ay nangangahulugang pamamahala. Sa makatwid, batay sa pinagmulang salitang Griego, ano ang economics? Tama, ang economics ay ang pamamahala ng sambahayan. Ang sambahayan tulad ng lokal at pambansang ekonomiya ay gumagawa ng mga desisyon sa kung paano makakamit ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao sa kabila ng limitadong resources. Bakit kaya may limitasyon pagdating sa mga resources? Ito ay dahil sa katotohanang ang mga resources o likas na yaman ay maaaring maubos at hindi na mapalitan sa paglipas ng panahon na dulot ng kakapusan. Sa gayon, kailangang magdesisyon ng pamayanan batay sa apat na pangunahing katanungan pang ekonomiya na kapaki-pakinabang sa lahat. Ano naman ang apat na katanungang ito? Una, ano ang gagawin? Ano-anong mga produkto at serbisyo ang kailangang likhain? Ikalawa, paano gagawin? Anong mga pamamaraan ang gagamitin sa paglikha ng mga produkto at serbisyo? Gagamitan ba ito ng tradisyonal na pamamaraan o ng makabagong pamamaraan? Ikatlo, para kanino? Sino-sino ang mga makikinabang sa mga produkto at serbisyong nagawa? At ang ikaapat, gaano karami? Sasapat na ba ang bilang ng mga nagawang produkto at serbisyo sa mga pangangailangan at gustuhan ng mga tao? Lahat ng yan ay dapat isaalang-alang sa paggawa ng makabuluhang desisyon. Maliban yan, narito pa ang mga mahalagang konsepto sa economics. Una, ang trade-off o ang pagpili ng isang bagay kapalit ng ibang bagay. Araw-araw ay may mga pinagpipilian ng mga tao at kailangan niyang mamili sa mga pagpipilian ito o yung mga tinatawag nating choices. Ikalawa, opportunity cost. Halaga ng bagay na handang ipagpalit sa paggawa ng desisyon. Wala ka bang nakakaligtaang halaga ng bagay na iyong ipinagpalit sa iyong ginawang desisyon? Incentive, karagdagang pakinabang. Ano naman ang karagdagang pakinabang na iyong makukuha sa bagay na iyong pinili? At ang ikaapat, ang marginal thinking. Ito ang pagsusuri ng maayos sa gagawing desisyon. Naging kapaki-pakinabang ba ang desisyong iyong ginawa? Marami ka bang kapakinabangang makukuha mula rito? At dahil napag-aralan na natin ang tungkol sa kahulugan at mga mahalagang konsepto sa economics, ngayon naman ay dadako tayo sa kahalagahan ng pag-aaral ng economics. Bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral ng economics? Una, makatutulong ito sa mabuting pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. Ikalawa, magagamit ito upang maunawaan ang mga napapanahong issue na may kaugnayan sa mahalagang usaping ekonomiko ng bansa. Ikatlo, magbibigay ito ng kaalaman sa mga batas at programang ipinatutupad ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. At ang pang-apat, maaari itong humubog sa iyo upang maging higit na matalino, mapanuri at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Ingat at pagpalain kayo ng puong may kapal.